Melindo, makaka-sparring si Donaire at Casimero. Marlon Tapales, may natira pa kaya sa Kinita? Alamin, eto at pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Mabahay na laban ang aasahan. Balita sa mga pambato na isasalang. Pasabog na video, lahat yan nandito. Niño Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing, Milan Melindo muling magbabalik sa ibabaw ng ring. Sa June 24, ang mga kalaban niya dito ay si Jun Kang ayon sa sinabi ni Milan Melindo sa kanyang interview. Pero nag-check nga ako sa BoxRec ay wala pa namang nakalagay na schedule at sa South Korea daw di umano ito magaganap. Ayon pa kay Melindo na matagal na daw siyang nag-iensayo para depensahan nito ang OPBF Silver Featherweight Belt. Si Milan Melindo nga ngayon ay may kasalukuyang kartada na 39 wins, 14 KO at may 5 talo. Dagdag pa nga po ni Milan Melindo na kailangan daw niyang pag-usayan pa dahil matangkad ang kanyang mga kalaban na may height na 5'8". At sinabi din nito na magkakaroon daw siya ng sparring kay Nonito Donaire Jr. at kay Quadro Alas. At isang big opportunity daw ito para sa kanya na maka-sparring ang mga elite super world champion, mga sikat na Pinoy boxer at angas ng Pinas. Samantalang magkano kaya ang kinita ni Marlon Tapales nang talunin niya si Mrodjon Akmadaliev? Ayon sa nilabas na report ng Sports Payout, kumita si Akmadaliev ng $100,000 or sa Philippine money ay nasa 5.4 million pesos. Si Tapales naman ay kumita ng $40,000 or sa Philippine money ay nasa 2.18 million pesos. Pero kung titingnan naman sa PPB share, ay NA ang nakalagay. Ibig sabihin ay applicable, bibigyan na lang siguro kung sino ang mananalo. Baka iniisip ng iba, ubus din agad dahil babayaran pa ang or ikakaltas dyan ang tax sa trainer, sa promoter at marami pang iba. Tama po yan, pero hindi lang naman dyan kumikita mga boxer lalo na't kapag world champion ang laban dahil meron itong sponsors at madami pang ibang bonuses na hindi natin alam. Hindi naman binabayaran lang ng ganito katiting ang mga boxers dahil mataas po ang level nito, world champion fight, at hindi naman ito mababang laban lang. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Baboo!